halos kalahati na ng kanilang oras ang naubos nang gumuho ang mga blocks ni Jay. Nahulog na yung ginawa kong tower. Nagalit ako sa sarili ko. But, syempre, kalabong kapatid ko kaya okay lang po sa akin. Then, ni-try ko ulit gawin. Hanggang sa muli nang nakahabol si Jay sa tower ng kapatid. Dahil hindi nga pantay-pantay yung blocks na yon, ramdam ko na mahuhulog na yung akin. Kapatid ko din nahulog sa kanya. Bumalik din ulit sa isipan ko na fair talaga yung laban. Walang mas lamang sa amin. Sina Michael at Laziz nagtatayo na rin ng kanilang tower. At kung naging mabilis sa pagkuha ng blocks si Michael, naunahan naman siya ni Laziz na mapataas ito. He was faster. He good sprinter, so he could get many breaks. My mission was just built. He has better skill in building structures. Ako naman is mas malakas ako sa takbuhan. So I use that as an advantage po, to gather as many bricks as I can. Sa huling 10 minuto, si Michael hinahabol pa rin ang taas ng tower ni Laziz. Pero si Laziz tuluyan ang naubusan ng gagamiting blocks. Samantala, si Basti muling sinisikap pataasin ang kanyang tower hanggang sa mahabol ang taas ng tower ng kapatid. Alam niyo po ko na simulat sa pool, hindi kami naghihiwalay ng kapatid ko. And this is the first time na magkalabang talaga kami, kuya. Sobrang-sobrang mahal ko ang kapatid ko at walang makakapigil sa akin po, kuya, na protektahan ng aking kapatid. Sa kabilang duo si Laziz, sinusubukan pa rin pataasin ang kanyang tower. He's more of very good in working, constructing or doing, but I have a better plan than him. Malakas yung foundation ng baba and then unti-unti lumiliit hanggang sa taas naman po kuya, pinatayo ko na yung mga bricks. Maybe it was better if we thought about split it evenly, the bricks, and then make it on time, who will build fastest and tallest. Pero already was late to think about it. Sa huling 1 minuto ng laban, good job, brother. Love you. Love you, brother. Laziz at Michael,
Para malaman ang taas ng towers na ginawa ninyo, magbibigay ako sa inyo ng measuring tape. 5 feet. It's 5. 5 feet. Four, six. 5 feet is Michael's and mine is 4 and 6 feet. Ang may mas mataas na tower ay sa'yo, Michael. Base sa rules na inyong ginawa, ikaw ang nanalo at magkakaroon ng immunity. Thank you, bro. I'm sorry, man. I'm so proud of you, no? I'm so proud of you, bro. Proud of you too, bro. Sa pagpapatuloy naman ng laban ng magkapatid, parang lumulungkot na talaga, sabi ko, baka parang isa kapatid ko talaga to. Siyempre, gusto ko din ipaglaban ng sarili ko, so pinagtuloy-tuloy ko pa rin. Sabi ko, try ko pa rin. Mahirap po kasi sa isang kapatid na napanganay, makita talagang umiiyak ang kanyang bunsong kapatid. Kaya ayoko po talagang makitang malungkot laging kapatid ko. Gusto ko laging masaya. I would want to give my best to my brother. Nasasaktan siya. Ako din, siyempre nasasaktan dahil kami magkapatid naglaban, di ba, kuya? Naramdaman namin ang isa't isa, kuya, na masakit ang ginagawa namin. Naramdaman ko yung pagmamahal niya para sa akin. At ano, katulad ng narinig ko kay kuya, gusto na niya sana sila. Narinig ko sa kapatid ko na gusto na niya din parang sirain ng tower niya para panalunan niya ako, kuya. Pero alam ko na deserve niya po yun, yung pagpanalo niya. Kamukulo na. Pareho naman ang arason namin kung bakit kami pumasok dito. Alam ko na ang dami din sinakripisyo ng kapatid ko. Sangayon sa napagkasunduan ninyong task na pataasan ng tore, idinideklara ko na ang panalo at makakatanggap ng immunity ay ikaw, Jay. Asti, maaari mo nang isuot sa kuya mo. Dito na nagtatapos ang challenge. Sorry. Ay. Grabe ang burot sa puso nun. Nakatutok pa rin po kayo sa Pinoy Big Brother Community Season 10 at matapos nga ang kanilang mga naging duelo ay ligtas na sa susunod na nominasyon, sina Jay at Michael. Pero ano naman kaya ang magiging kapalaran ng mga susunod pang duo na maglalaban-laban mula sa Team Makaraan? Yan po ang dapat nating abangan. Samantala, nalalapit ang pagtatapos ng laban sa Butuan dahil at this point, mga kapamilya, meron na lamang kayong 1 minute left to vote. Here we go. Sino nga kaya ang dalawang lalabas ng bahay ngayong gabi? Ang stream-dependent dream hunk ng Tagigba na si Andre. Ang sales masikap man ng Davao na si Roque. O ang headstrong hati ng Davao na si Tamara. Kapamilya Kumunizen, you can either vote to save or vote to evict. Magbigay po ng virtual gifts sa ating Kumu app. Of course, dapat meron po kayong Kumu app and then go to our campaigns tab. You can campaign to save or campaign to evict
your housemate, okay? Tandaan nyo, dalawa po ang lalabas ngayong gabi. This is gonna be epic. Isa po ang magpapatuloy ng kanyang journey and you better do it right now dahil meron na lamang tayong 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Voting is now officially closed. Ilang saglit pa nga ay sasalubungin na natin ang ating dalawang evicti. Pero bago yan, dalawang importanteng anunsyo ang dapat munang malaman ng ating mga housemates. At para sa dobleng pasabog na yan, narito na po si Ate B. Hello, good evening, housemates. Housemates, this week, bukod nga sa inyong Battle of the Duos, ay nagpatuloy din ang inyong weekly task bilang isang kumpanya. At nagdesenyo nga kayo at gumawa ng mga damit, mga accessories, at ibinenta nyo ito sa ating mga kapamilya. Kung saan, ang napagbentahan ay mapupunta sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Odette. So good job sa inyo for giving your all sa task na iyon. Gusto kong tanungin si Raph. Raph, kamusta ang naging production ninyo, yung experience yung sa pagbenta nitong mga nakaraang araw? Napakasaya, lalo na para na kaming pamilya dito. Naramdaman ko yung teamwork and at the same time, for a good cause talaga siya, para nga sa mga victims ng Typhoon Odette. So napakasarap sa puso. Yes, maraming salamat Raph at syempre maraming salamat mga housemates. Pero para manalo kayo sa inyong weekly task, ang inyong kumpanya ay kailangan makalikom ng 100,000 pesos na kita o profit mula sa inyong sales o napagbentahan. So housemates, handa na ba kayong marinig ang inyong total sales as of February 4? Are you ready? Kayo ay nakalikom ng 241,000 pesos na benta. Ibig sabihin, nakuha niyo ang profit na 100,000 pesos at kayo ay nagtagumpay sa inyong weekly task. Congratulations! Good job, housemates! Pero kahit patagumpay na kayo, para patuloy na makalikom ng tulong para sa ating mga kapamilya ang naapektuhan ng bagyo, syempre, magpapatuloy pa ang inyong pagbebenta sa loob ng 3 araw. So, maasahan ko ba ang 100% effort nyo pa rin sa live selling, housemates? Yes! Very good. Muli, congratulations. At naging malaking tulong din para sa tagumpay ng inyong task bilang isang kumpanya, syempre, yung paggabay ng real-life boss at inyong house guest na si Glenda. Pero ngayong tapos ng ang mission ni Glenda, Glenda, oras na para lumabas ka ng bahay ni Kuya. Kaya naman, Glenda at housemates, binibigyan ko kayo ng maiksing panahon para magpaalam. Bye! Love you all! Bye-bye! Bye! Thank you. For sure, talagang di malilimutan ni Miss Glenda ang kanyang one-of-a-kind experience bilang isang house guest sa pangalawang pagkakataon. At maya-maya lamang ay sasalubungin po natin siya dito mismo sa outside world. At one of the kind din ang pagkakaisa nating lahat para matulungan po ang ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo. Kaya naman, nagpapasalamat po kaming lahat sa mga nagbahagi ng tulong po at tumangkilik sa ating big online tendahan dahil sa inyo po. Nakalikom na po tayo ng humigit kumulang 87,208,000 pesos in cash at 15,933,000 in-kind donations para sa mga kapamilya po natin. Maraming salamat po. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating pagtutulungan at mamaya
sa ating big online tendahan. Magaganap po yan 8 p.m. kasama sina Miss Melay Cantiveros, PBB 8X Housemates, Yam Yam, Lou, Andre, Chantel, Kiara